FLM Blogger Boom Boom. Shout out everybody! Boom boom! Kamusta tayo mga ka-5-9? Welcome back ulit sa akin channel mga mom, mga sir. San mang dako ng mundo kayo, naroon! Saludo po sa inyo! Welcome back ulit mga ka-5-9 sa akin channel. At ngayon, pag-uusapan natin at bibigyan ng sarili nating opinion at reaction ang mainit na nangyayari ngayon sa pamilya FLM laban sa dating pamilya FLM na si Miss Marian. Actually mga ka-5-9, noon pa maraming kwento patungkol dito kay Miss Marian sa kung paano niya binudol si Sir Francis Leo Marcos. Ngayon ang tanong mga ka-5-9, gaano nga ba katotoo na si Miss Marian ay nambudol kay Sir Francis Leo Marcos? At gaano rin ba katotoo na ang sinasabi ni Marian na siya daw ang nabudol ni Sir Francis Leo Marcos? So maaaring ang laro dito mga ka-5-9 kung hindi kayo mag-a-analyze o kung mahina ang inyong pang-intindi at mahina ang inyong pang-unawa sa nangyayaring batuhan ng magkabilang panig, malilito po kayo. Maiisip nyo budulan ng mga budol. Ayan mga ka-5-9, yan po ang maiisip nyo. Pero since na nakikita natin ang mga ginagawa ni Sir Francis bago dumating si Marian, sige sabihin na natin namimigay si Marian bago pa siya nakilala si Sir Francis, ano ang pakay mo bago ka nakipagkilala kay Sir Francis? Sige sabihin na natin na hingan ka agad ng 200 sako ng bigas nung unang pagkikita niyo ni Sir Francis. Ibig lamang sabihin nun, mapagkawang gawa ka din. Pero bakit mo ngayon sinasabi na nabudol ka ng 200 sako ng bigas? Kung ikaw talaga, bukal sa sarili mo, bukal sa loob mo, yung mga ibinibigay mong pagtulong sa kapwa, is hindi mo maiisip na binudol ka ng 200 sako ng bigas. At ito pa po, ang sa akin lamang ay sarili ko lamang pong opinion ito. Pasensyahan na po kayo kung meron man akong medyo nakakasagi o nakaka-foul na salita sa inyong pakiramdam. Gusto ko lamang din po ihayag bilang isang taga-suporta ni Sir Francis Leo Marcos yung nararamdaman ng mga taga-supporter o taga-suporta ni Sir Francis. Kumbaga, gusto ko rin maiparinig sa inyo yung nararamdaman ng karamihan sa amin ngayon. Bakit kailangan dumating sa mga ganong punto? Sasabihin mo, ang tagal na nananahimik. Ang tagal na, bakit ngayon lang kung kailan maganda na ang iyong katayuan? Bakit ngayon lang kung kailan maganda na ang iyong estado ngayon sa buhay? Ang sagot ko naman po dito sa ganitong pasaring niyo po is simple lang. Kung noon pa sana kami o kung noon pa sana nailabas itong kwento na ito, nailabas yung sinasabi mong sarsuela na sinasabi mo ay katotohanan para sa aming naniniwala kay Sir Francis, bakit kailangan mong magpaliwanag sa side mo? Bakit gusto mong ipakita sa mga tao na ganito talaga ang totoong nangyari? Ganito lang kasimple yun. Kung mayroon kang problema o kung hindi totoo ang mga sinasabi ni Secretary Yama, lahat ng mga nagpapatunay hindi totoo, shut your mouth, go to the court. Eh ang gusto mong mangyari parang trial in publicity. Bakit kailangan mong patulan yung mga banat sa'yo kung totoong mali ang mga banat sa'yo? Bakit kailangan mong magsalita ng side mo kung totoo yung mga pinaniniwalaan mo? Kung totoo o kung mali ang mga sinasabi o binabato sa'yo, bakit kailangan mong magpaliwanag sa side mo? Pangalawa mga ka-5-9,
Bakit ang dami mong mga record? Voice record, lahat! Lahat! Screenshot! Lahat-lahat na lang. Kung nakatandaan ko pa, eh, parang nagpabura ka pa yata kay Secretary Yama ng mga conversation ninyo ni Sir Francis. Oops! Sekreto yun. Ah, hindi po. Parang may narinig lang ako na ganun. Kung totoo man yun, hindi. Wala na tayo doon. Ang pag-uusapan natin is dito. Kung talagang bukal at wala kang plano sa pagtulong mo, sa pagpasok mo sa buhay ni Sir Francis, kung totoo lahat ng sinasabi mo na kabaliktaran yung mga sinasabi ni Secretary Yama ngayon, na ikaw lang ang lahat na nakakaalam ng totoo, bakit kailangan mong i-record lahat? From the beginning na dumating ka sa buhay ni Sir Francis Leo Marcos, why? Bakit naka-record? Kung wala kang plano. Kung hindi mo pinaghahandaan yung mga susunod na mangyayari, bakit kailangan mong mag-record bilang protekta sa sarili mo? Ngayon, syempre, nag-record ka. Lahat ng ilalabas mo sa record mo is yung papabor sa'yo. Yung papabor na hindi ka masasaktan. Yung papabor na ikaw ang paniniwalaan. Wala namang kaalam-alam ngayon si Sir Francis na nire-record mo pala lahat ng inyong transaksyon. Nire-record mo pala lahat ng inyong conversation. Lahat naka-record, ultimo paghinga ng malalim sa pool ng iyong record. Kung wala po kayong masamang plano, kung natural na pagsama lamang at yung pagpapakitang taong pagtulong sa kapwa lamang talaga, ang purpose niyo po, kaya kayo pumunta kay Sir Francis, dahil humanga kayo sa kanya, bakit may mga voice record? Bakit kailangan ng conversation record? Bakit kailangan ng mga screenshots? Kung hindi mo pinagplanuhan ang lahat ng ito. Na Miss Mirian, kung makarating man sa inyo ang video ng ito, ito po ay aking mga sariling opinion at sariling kuru-kuru lamang. Actually mga ka-five, pinapanood ko rin po yung live ni Mirian, nung nag-live si Mirian. Kasi in both sides, kailangan mapanood natin yung mga panig nila. Para magkaroon tayo ng idea. Para magkaroon tayo ng kaliwanagan sa ating isip. Pero hindi eh. Alam nyo ang nangyari? Nainis lang ako. Nainis ako na the way na para bang pa-victim ba yung tawag doon? Yung sinasabi niya na lahat ng sinasabi ni Sir Francis ay mali, lahat ng sinasabi ni Sekiyama ay mali. Uulitin ko ulit, sige mali na. Mali na lahat ng mga sinasabi ni Sir Francis, mali na lahat ng sinasabi ni Secretary Yama, lahat ng sinasabi nila against sa'yo ay mali. Why kailangan mong magpaliwanag sa side mo? Hindi naman inuobligang magpaliwanag ka. Maaaring pinuprovoke ka na magpaliwanag, pinuprovoke ka na magsalita. Pero kung ikaw mismo, dyan sa sarili mo, kung alam mo talaga ang totoo, mananahimik ka. At kung gusto mo talaga magdemanda, without saying a word, go to the court. File a case against them. Bakit kailangan mong i-broadcast? Bakit kailangan mong i-shout out? Na magdidemanda na rin ako. Ididemanda ko sila. Why? Para makahatak ng simpatya? Para makakuha ng mga taong maniniwala pa sa'yo? Kung magdidemandahan kayo, fine. Karapatan po ninyo yun. At kung isa sa media ninyo
Well, pabor po sa aming mga vlogger yun. Real talk. Kung inyong pong demandahan ay ipapamedia nyo o ipapavoice out nyo sa SOCMED, may pabor na pabor sa aming mga vlogger yun. Pero hindi po doon ganito ang punto ko. Sa lahat ng mga sinabi nyo po doon sa live ninyo, meron naman akong pinaniwalaan doon. Yung pagsindi mo ng lighter sa sigarilyo mo. Yun, sigurado ako, apoy yun. Kaya, umusok yung sigarilyo mo. Ganon din ang nangyayari ngayon. Hindi lalabas ang usok na yan. Hindi ang sisingaw ng usok na yan. Kung walang pinagmulan na apoy, katulad ng pagsindi mo dyan sa sigarilyo mo, lahat ng nangyayari ngayon, bumubulaga. Nakikita ng mga nangyayari, ang daming na dismaya, ang daming sumama ang loob. Kahit noong alam ko na kung ano talaga ang nangyari sa inyo noon. Pero hindi po kami nagsalita. Kahit marami kaming naririnig noon na ganito ang ginawa niyo po, hindi kami nagsalita. Pinili naming manahimik na mga vlogger. Pinili naming manahimik ng mga taga-depensa na Sir Francis. Dahil nakinig kami, pinagbawalan kami na huwag nang hanapin yung mga wala na sa pamilya sa FLM. Gigil na akong content ka noon kahit hindi pa ako sigurado sa mga naririnig ko. Ngayon sasabihin mo para lang magkaroon ng content yung mga vlogger, lalo na yung mga bayarang vlogger. Uy, shoutout nga pala doon sa sinasabi ni Miss Mirian, ano, doon sa mga bayarang vlogger ng Sir Francis. Kung totoo man yan, ba, tol, swerte nyo ha, saludo sa inyo. Pero hindi doon eh. Hindi ako naniniwalang mayroong mga bayarang vlogger si Sir Francis. Dahil, yung bayarang vlogger, madali nyo pong mahalata yun eh. Madali nyo pong mahalata yung mga bayarang vlogger. Sila po yung pasuot-suot kahit sa mga live, pasuot-suot kahit sa mga channel. Sila yung mga nagmamasid, naghahanap ng makukontent. Sila yung mga kunwari, kakampi ng mga bashers. Eh wala naman po ako nakikitang FLM vlogger na ganun. Eh kung meron man po, eh siguro hindi ko napapansin. Kung meron man kayo kinalang vlogger ni Sir Francis na gano'n. Sasabihin mo, wala kami may content. Ay, tama nga ho kayo. Eh, wala nga ho akong balak nang i-content ho kayo eh. Kaya lang, eto, sumabog si Sekiyama. Sa totoo lang, naghihintay lang ako ng isang magandang balita ang inaabangan ko, yung paglabas ni Sir Francis. Katulad ng mga ipinakako nyo noon. Na lalabas si Sir Francis pero wala rin naman pala. Yung mga pinangako nyo noon, pati si Dong Batalang, sinisin nyo. Sinabi nyo pa na alam ko kung bakit ka umakyat dyan para sa iyong sweldo, delay na ba o hindi pa. Ang dami mong ilalabas daw na ebidensya ko, no? May mga pa-voice record pa kayo ni Miss MCM. Patungkol sa kung ano talaga nangyari doon sa 1,000,000. Na ipinagdidiinan mo pa na putol-putol yung pagkakausap doon sa voice recorder na tinatanong ni Sir Francis doon sa naririnig natin na voice record na sinasabing ano ba talaga ang totoong nangyari. Hindi man natin mayaalis sa ating sarili mga ka-5 na yun, no? Masakit talaga yung nangyari. Masakit kasi naniwala tayo sa kanya noon. Masakit kasi hindi natin akalain na meron palang outcome na ganito. Sa part 3 ko po, tatalakayin ko mga ka-5-9 kung paano at kung sino-sino ang mga kasabwat ni Marianne.
para sa planong pagpapakulong kay Sir Francis at kung bakit hanggang ngayon hindi pa makalabas si Sir Francis. Maraming maraming salamat po mga ma'am, mga sir. Saan mang dako ng mundo kayo, naroon. Saludo po ako sa inyo. Ingat po tayo lagi mga ka-5 at huwag kakalimutan na magpasalamat sa araw-araw na buhay na ibinibigay sa atin ng dakilang lumika. Kagaya ng lagi ko pong sinasabi, bago magtapos ang aking vlog, maging mapanuri po tayo. Maging mapagmatsyag po tayo sa mga nangyayari sa paligid natin. Pag-aralan natin mabuti at pagnilayan bago natin pag-isipan kung ito ba ay talagang may katotohanan. Makikita sa ating mga mata kung sino ang tunay na kakampi. Mararamdaman ng ating mga puso kung sino talaga ang katabi natin. Maraming maraming salamat po. Ingat po tayo lagi. Salamat po. Ingat po. Boom boom! Saludo.